Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Halos mabingi na ako sa lakas ng kalabog ng puso ko habang nakaupo ako sa eleganteng sofa sa sala. Hindi ko matingnan ang mga magulang kong matiim na nakatingin sa akin. Si inay ay katabi ko na may hawak na baso ng tubig habang hinahago naman ang floor ang likod niya. Iiling-iling na tiningnan niya ako. Si itay naman ay nakatayo at matilim ang mga matang nakatingin sa akin habang ang senyor ay hawak ang tungkod na nakaupo din sa pang-isahang sofa. Kinagat ko ang labi ko at yumuko habang kinukurot ang mga daliri ko. Lo, Mang Armando, Manang Maria. Nagangat ako ng tingin. Pababa ng hagdan si Senyorito Randal at bihis na ito. Nagsalubong ang aming mga tingin. Naging mapungay ang kanyang mga mata. Para namang may insektong kumikiliti sa tiyan ko dahil sa tingin niya iyon. Pero agad din ako nagbawi ng tingin at muling yumuko. Narinig ko naman ang marahas na paghinga ni Itay at hinarap si Senyorito. Napasinghap ako dahil nakahawak na naman si Itay sa kanyang itak. Si inay naman ay naaalarma kaya agad din siyang pinapakalma ni Manang Flor. Ano na naman bang gulo itong napasok ko? Tama nga si Itay kung kailan ako tumanda saka ako naging sakit sa ulo. Wika ng kanyang isipan. Gusto kong maiyak pero wala akong karapatan. Ako ang may gawa nito kaya kailangang harapin ko ito. Mang Armando, pinagkatiwalaan kita, Senyorito. Kaya nga hinayaan ko ang anak ko na tanggapin ang alok niyong pansamantalang trabaho dito sa mansyon. Dahil may tiwala ako sa iyo. Tapos ano? Makikita ko nilang na nasa kwarto ka ng anak ko at parehas kayong walang saplot. Napalunok ako at lalong kinabahan. Dahil sa galit ng boses ni Itay, tumayo naman si inay at hinawakan siya sa braso. Huminahon ka muna, Armando. Nasa loob tayo ng mansyon at nasa harap natin si senyor. Pagpapakalma ni inay sa kanya. Paano ako hihinahon? Ginapang na magaling na lalaking yan ang anak natin. Sikmat ni itay sabay duro kay senyorito na parang hindi malang natatakot sa itsura ni itay na anumang oras ay baka itakin na siya. Armando, pag-usapan natin ito ng mahinahong paraan. Kalmadong sabi ng senyor. Humugot naman ang marahas na hininga si Itay. Halatang galit na galit siya ngunit kinukontrol pa rin ang kanyang sarili. Pasensya na ho, Senyor Romano. Pero paano ho ako hihinahon sa nakikita ko kanina? At hindi naman ako ipinanganak kahapon para hindi malaman kung ano ang ginawa ng apo niyo sa anak ko. Armando, sinasabi mo ba na pumasok ang apo ko sa kwarto ni Alondra at pinilit siya na makipagsiping? Maautoridad na tanong ni senyor. Seryoso na rin ang mukha nito. Iano pa ho ba? Bakit pumasok sa loob ng kwarto ni Alondra si senyorito at naabutan natin parehas walang saplot? Mas matanda na dihamak si senyorito at mas maraming karanasan sa pagkikipagsiping. Alam nga naman si Alondra pa ang naghikayat sa kanya na makipagsiping. Sa sinabi ni Itay ay nag-init ang mukha ko. Parang gusto ko nang lumubog sa kahihiyan. Narinig ko pa ang pagsinghap ni inay. Nakagat ko na lang na mariin ang labi ko. Hindi ko kayang magsalita dahil baka kung ano lang ang lumabas sa bibig ko. Nalalo pang ikalala ng sitwasyon. Lalo na at mainit na ang ulo ni Itay. Tinanong mo na ba ang anak mo kung pinilit siya ni Randal? Tanong pa ulit ng senyor. At dumako sa akin ang kanilang mga mata. Si Itay ay nakapamaywang na matalim ang tingin sa akin. Si inay ay samot-saring uri naman ang tingin ang binigay niya sa akin. Pero kita ko ang pagkabigo sa kanyang mga mata. Dumako naman ang tingin ko sa lalaking kumuha ng pinakaiingatan ko at kasalo ko sa ligaya kagabi. Titig na titig pa rin siya sa akin. Ang mapupungay niya mga mata. Alondra,
Sumagot ka! Pinilit ka ba ni Senyorito? Sikmat ni Itay sa akin na matalim pa rin ang tingin. Yung tipong may isang maling sagot ko lang ay masasapok niya na talaga ako. Nagpalipat-lipat pa ang tingin ko sa kanilang lahat bago yumuko. Hindi po, Tay. Sigurado ka? Baka natatakot ka lang na magsabi. Mang Armando, hindi ko ho pinilit si Alondra. Ang namagitan sa amin ay parehas naming kagustuhan. Gusto ho namin ang isa't isa. Sabi ni Senyorito Randal na hindi pa rin inaalis ang tingin sa akin. Bahagya pa siyang ngumiti sa akin. Napasinghap naman ako pati na rin ang lahat ng naroroon. Si Inay ay napatakipan ng bibig. Kumagat labi na lang ako nang mariin at pumikit. Oh, yun naman pala eh. Gusto nila ang isa't isa. Wika ni Senyor. Pero hindi pa rin tama na magtabi sila sa iisang kama. Ano na lang ang sasabihin ng mga tao sa anak ko? Baka isipin pa nilang pakawala ang anak ko. At paano kung mabuntis siya? Pakakasalan ko ho si Alondra. Pananagutan ko siya. Natigalgal ako sa sinabi niya. Ganun din ang lahat ng naroroon. Para namang nalaglag ang puso ko sa pagkabigla. Pati rin si Senyor ay nabigla sa sinabi ni Senyorito. Si Itay naman ay matiim na nakatingin sa kanya na parang tinatantya ang kanyang sinabi. Lumapit pa si Senyorito Randal kay Itay at palipat-lipat ang tingin sa kanya at kay Inay pati na rin sa akin. Ni hindi man lang siya nangilag na biglang bunutin ni Itay ang itak at habasin siya. Yun din naman ho ang plano ko, ang pakasalan si Alondra pagkatapos na nangyari sa amin kagabi. Lalo na, baka magbunga ang ginawa namin kagabi. Napayuko ako at napakagat muli ng labi. Naisip ko na rin ang sinabi niya. Sa nangyari sa amin kagabi, hindi malabo na mabuntis ako. Lalo na at wala kaming ginagamit na proteksyon. Pero dapat ba talaga kaming magpakasal? Dahil lang sa nangyari sa amin, eh hindi pa naman siya sigurado kung mabubuntis ako. Dahil isang beses lang naman yun. Abay, magandang balita yan. Kung magkaganoon, mukhang magkakaapo na ako sa tuhod. Mukhang tuwang-tuwa pang sabi ni Senyor. Napanguso na lang ako. Ano sa tingin mo, Senyorito? Natutuwa ako na panagutan mo ang anak ko dahil lang sa may nangyari sa inyo? Ani ni Itay na hindi pa rin napapalis ang matalim na tingin kay Senyorito. Natigilan naman si Senyorito. Kung naiba-iba ka lang, hinabas na kita ng itak. Wala akong pakialam kahit amo pa kita at anak at apo ka ng mga taong ikinagalang ko. Pero dahil mahal ko ang anak ko at ayoko siyang madihado, kaya papayag akong pakasalan mo ang anak ko. At siguraduhin mo lang na hindi mo lolokohin ang anak ko. Dahil kung hindi, hahatiin kita sa dalawa. Nakuha mo? Pagbabanta pa ni Itay sa kanya. Tay, tumahimik ka, Alondra. Kung kukontra ka, mabuti pang huwag ka nilang magsalita. Putol ni Itay sa sasabihin ko. Nakagat ko na lang ang labi ko at yumukong muli. Kapag nagdesisyon si Itay, ay wala na ako magagawa. Pero parang ang bilis naman kasi ng pangyayari. Nag-aaral pa ako. Paano na ang mga pangarap ko para kanila Itay at Inay? Ang bata ko pa para magpakasal. Hindi ko ho kayo bibiguin, Mang Armando. Manang Maria, aalagaan ko ho si Alondra ng higit pa. Seryosong pahayag ni Senyorito sa mga magulang ko at sa lahat ng naroroon. Bueno, pagplanuhan na natin ang kasal sa lalong madaling panahon. Wika ni Senyor na may malawak na ngiti sa kanyang mga labi. Congratulations, iho. Masaya ako ngayon na may asawa ka na at batang-bata pa at maganda. Nakangiting bati ni Mayor na siya nagkasal sa amin. Akala ko'y tatanda ka ng binata dahil 34 anyos ka na. Ninong naman, huwag niyo nang ipangalandakan ang edad ko sa harap ng asawa ko. Napakamot pa sa ulong sabi ni Senyorito Randal. Tumawa na lang ang Mayor. Namula naman ang mukha ko sa sinabi niya sa asawa ko. Hapit-hapit pa niya ako sa baywang at parang ayaw akong pakawalan. Sobrang bilis talaga ng pangyayari. Akala ko ipaghahandaan pa nila pero kinabukasan agad ang kasal at kasalanan ng lalaking ito sa tabi ko.
Siya kasi nagsabi na mainam na raw yung ikasal agad kami sa civil lang muna. Ni hindi man lang ako tinanong. Hindi rin ako nakapagsalita dahil baka uminit uli ang ulo ni Itay. Binaklas ko ang kamay niya sa baywang ko. Kunot noong nilingon niya ako. Kakausapin ko lang si Inay. Sabi ko. Tumango naman siya at tinitigan pa ako. Nag-excuse din muna ako sa butihing mayor na may mapanuksong ngiti sa mga labi. Hindi ko na lang ito pinapansin at pinuntahan na lang si Inay. Nakausap si Manang Flor. Si Itay naman ay kausap si senyor at ang sekretarya nito. Nay, nilingon niya ako at kiming ngumiti. Humarap siya sa akin at hinawakan ang kamay ko. Ang isa naman niyang kamay ay hinahaplos ang aking pisngi. Hindi pa kami nakapag-usap na maayos simula kahapon. Pagkatapos ng pag-uusap nila tungkol sa agarang kasal, ay umuwi muna sila sa bahay. Ang nag-iisang anak ko ay may asawa na. Aniya habang banayad na hinahaplos ang pisngi ko. Napakagatlabi naman ako at tumulo ang luha ko. O bakit ka umiiyak? Pinunasan ko naman ang luha ko. Sorry po. Kasi binigo ko po kayo ni Itay. Nangako akong magtatapos po ako ng pag-aaral at bibigyan kayo ng magandang buhay. Nahihiyang sabi ko. Ngumiti si Inay at binigyan ako ng maunawang tingin. Ano ka ba naman anak? Pwede ka naman mag-aaral kahit may asawa ka na. Sigurado naman akong papayagan ka ng asawa mo basta pag-usapan yung dalawa. Tumango-tango naman ako at yumakap sa kanya. Pwede pa naman po akong umuwi sa bahay, hindi ba? Tumawa si Inay at tinapik-tapik ako sa likod. Hinawakan niya ang mukha ko at hinarap sa kanya. Oo naman anak, kahit may asawa ka na, ay bahay mo pa rin yun. Pwedeng-pwede kang umuwi at matulog doon kung kailan mo gusto. Pero siyempre, pag-uusapan niyo muna ng asawa mo. Napakagatlabi naman ako at tumango-tango. Ngayon may asawa na ako, ay maraming bagay ang magbabago sa akin. Gaya ng hindi ako pwedeng magpasya sa sarili ko nang ako lang. Kailangan may pahintulot din ni Senyorito Randall na asawa ko na ngayon. At Alondra anak, ngayong may asawa ka na, maging mabuti kang kabiyak. Alagaan mo ang asawa mo, gaya ng pag-aalaga ko sa Itay mo. Narito pa rin kami ng Itay mo para sa'yo. Dagdag pa ni Inay at muli akong niyakap. Tiningnan ko naman si Manang Flor na nakangiting naluluha din. Ginitean ko din siya. Nasa loob na kami ng sasakyan ngayon ni Senyorito Randall at itatahak na ang daan pabalik na mansyon. Habang nasa biyahe ay hawak-hawak lang niya ang mga kamay ko at panakanakang dinadala sa labi niya at hinahalikan. Ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko at parang may kumikiliti sa tiyan ko dahil sa ginagawi niya. Sa likod ng sasakyan namin ay tatlo pang malalaking sasakyan. Bali lima ang sasakyan na tinatahak ang daan papuntang mansyon. Sa unahan namin ay isang sasakyan na laman ng mga tauhan na mansyon. Sa kasunod naman namin ay lulan ang senyor at ang sekretarya nito. Sa kasunod naman sila Itay at Inay at si Manang Flor at ang dalawang kasambahay bilang witness sa civil wedding namin. Ang huling sasakyan naman ay mga tauhan ni Mayor. Alondra, ha? Bakit po senyorito? Baling ko sa kanya. Bumuntong hininga naman siya at nilingon ako. I think you should stop calling me senyorito. Ho? Bumuntong hininga uli siya. Pati rin yan. Napakagatlabi naman ako. Iano bang dapat kong itawag sa inyo? Nakangusong tanong ko. Call me Randall. Pwede rin naman baby. Nakangiting suhestyon niya. Ngumuso naman ako. Parang ang tanda niyo naman para tawagin kitang baby. Nawala naman ang ngiti niya sa mga labi sa sinabi ko at napasimangot. Nakagat ko naman ang labi ko nang ma-realize ang sinabi ko. Baka na-offend ko siya. E sa totoo naman. Fine. Call me honey then. At tanggalin mo na rin yung kakaho at uho mo. Pati na rin yung nyo, inyo at ninyo mo. Mag-asawa na tayo, Alondra. Kaya masanay ka na, hmm? Aniya at muling hinalik-halikan ang kamay ko.
Nag-init naman ang pisngi ko at marahan tumango. Ito na ang simula ng buhay may asawa ko. Iho, nilingon ko si Lolo na papalapit sa akin habang akay ng kanyang tungkod. Tinapik niya ako sa braso na makalapit siya sa akin. Bakit gising pa kayo, Lo? Tanong ko at sinilip ang orasan. Mag-aalas 10 na ng gabi. Hindi pa ako inaantok. Ikaw bakit hindi ka pa natutulog? Nasaan ang asawa mo? Balik tanong niya sa akin. Sumikdo ang puso ko sa pagkabanggit niya sa pangalan ng asawa ko. Nilago ko naman ang alak sa baso at ngumiti. Iniwan ko humuna siya sa kwarto. Sabi ko, ramdam ko pa rin kasing ang pagkailang niya sa akin habang kaming dalawa lang ang nasa iisang lugar. Hinayaan ko muna siyang mag-isa habang inaayos ang kanyang mga gamit na kinuha namin sa bahay nila kanina. Sa totoo lang, binigla mo ako, iho. Muli kong nilingon si Lolo. Ang sabi mo, liligawan mo pa lang, abay pinikot mo na. Mabuti na lang ang nakapagpigil sa Armando at hindi ka naitak. Binuntutan niya pa ng tawa ang sinabi. Napahimas na lang ako sa batok at nangingiti. I'm sorry, Lo. Takot lang talaga akong maunahan. Naiiling na nangingiti na lang si Lolo. Nagmana ka nga sa akin, apo. Ngumisi naman ako sa sinabi niya. Naalala ko ang kwento niya noon kung paano niya pinikot ang yumao kong abuela. Alagaan mo ang asawa mo, iho. Lalo pa at napakabata pa ni Alondra. Paalala ni Lolo. Tumango naman ako. Yun naman talaga ang nais ko. Ang alagaan siya at mahalin. Ilayo sa mga taong nagnanais na agawin siya sa akin. Nagtagis ang bagang ko na maalala ang ex ni Alondra. Alam kong hanggang ngayon ay nagnanais pa rin ang lalaking yun na makuhang muli si Alondra. Halos 2 linggo na ang nakakaraan ay napapansin ko itong palihim na sinusundan si Alondra pagkalabas niya ng eskwelahan. Kaya nga nagtalaga ako ng isang tauhan na sundan ng palihim si Alondra dahil baka gumawa ng hakbang ang lalaking yun na ikapapahamak ni Alondra. Sige na, iho. Bumalik ka na sa kwarto ninyo. Hindi magandang iniwan mo mag-isa ang asawa mo. Lalo na at bagong kasal kayo. Napakagatlabi ako sa sinabi niya at nai-excite na pumasok sa kwarto. Paano kayo, Lo? Hindi pa ba kayo papasok sa kwarto niyo? Kuh, papasok din ako maya-maya lang. Gusto ko lang magpahangin sandali. Sige na, umakyat ka na sa kwarto niyo. Baka hinihintay ka na ni Alondra. Aniya na may mapanuksong ngiti. Nangingiting tumango na lang ako at tinapik siya sa balikat. Saka tumalikod at tinungo ang hagdan paakyat sa 2 palapag kung nasaan ang kwarto ko at ang asawa ko. Pagbukas ko ng pintuan ay naabutan ko siya nag-aayos ng kobre kama at mga una namin. Nakabihis na siya ng t-shirt na puti na may nakaprint na cartoon character at isang pink na bulaklaki na pajama. Nilingon niya ako. Tapos ko nang ayusin yung mga damit ko sa closet. Pasensya na kung medyo pinakaalaman ko ang mga gamit mo. Para naman akong hinihila sa lamyos ng boses niya. Naalala ko tuloy kung paano niya inuungol ang pangalan ko noong unang gabing nagniniig kami. Lihim akong napamura nang bigla namang kumislot ang paglalaki ko sa loob ng aking pantalon. Tumikim ako at nilako ang pintuan. Na, it's okay. It's your closet to. You can do whatever you want, my wife. Shower lang ako. Sabi ko at dalidaling tinungo ang banyo. Pagpasok ko ng banyo, inaamoy ko ang natural na amoy ni Alondra at ang sabong ginagamit niya. Lalo naman akong nagiinit. Mas nagsikip ang pantalon ko. Agad kong hinubad ang polo ko at pantalon kasabay ng pagpitik ng pagkalalaki ko na parang isang ibon na nakawala sa hawla. Binuksan ko ang shower at tumapat. Ilang minuto pa akong nakatapat lang sa buhos na malamig na tubig hanggang sa humupa ang init na lumulukob sa katawan ko. Mukhang mahihirapan ako makatulog ngayong gabi. Shit, wika ng kanyang isipan. Pagkatapos ko mag-shower ay hinablot ko ang tuwalya at tinapis sa baywang ko. Saka ko lang naalala na wala pala akong dalang pamalit, kailangan ko pang lumabas. Humugot ako ng malalim na hininga.
Asawa ko naman siya. Kaya walang masama kung makita niya akong halos hubad o magbihis pa ako sa harapan niya. Ngingiti-ngiting pinihit ko ang doorknob at lumabas ng banyo. Nakita ko agad siyang nag-iwas ng tingin na makita niyang lumabas ako nang nakatapis lang ng tuwalya. Tinungo ko ang closet at kumuha lang ng pajama bottom. Narinig ko pa ang pagsinghap niya nang tanggalin ko ang tuwalya at sinuot ang pajama. Kinagat ko ang labi para pigilan ang pagtawa. Pagkapatay ko ng ilaw ay sumampa ako sa kama at naabutan siyang hawak ang cellphone at may kachat. Gabing-gabi na may kachat pa siya. Parang gusto kong haplutin ang cellphone niya at patayin. Sino yan? Usis ako habang palipat-lipat ang tingin sa kanya at sa hawak niyang cellphone. Si Carlo, sagot niya. Tumango ako. Naalala ko ang kaibigan niyang binabae. Hindi ka pa ba matutulog? Gabi na, ani ko. Sandali lang, rereplyan ko lang siya, sabi niya at nag-type. Umayos naman ako ng higa. Nilagay ko ang braso sa ilalim ng ulo ko. Pagkalapag niya ng cellphone sa nightstand, ay umayos na rin siya ng higa. Halatang naiilang siya. Natatawang kinabig ko siya at niyakap. Impit naman siyang napatili. Hindi ka ba magdadamit? Hindi ako sanay na magdamit kapag natutulog. Bakit? Naiilang ka ba? Tanong ko at sinilip ang mukha niya. Sa tulong ng liwanag sa lampshade ay nakita kong namumula ang kanyang pisngi at kagat-kagat niya ang kanyang mga labi. Nahihiyang tumango siya at nagbaba ng tingin. Hinawakan ko naman ang baba niya at inangat ang kanyang mukha. Masasanay ka rin, Alondra. Gabi-gabi na tayo magtatabi sa pagtulog at walang parte ng katawan ko ang hindi mo makikita. Gaya ng wala rin parte ng katawan mo ang hindi ko makikita. Ani ko at tinawid ang pagitan ng labi namin at siniil siya ng halik. Agad naman siyang tumugon sa halik ko, kaya mas nilaliman ko pa ang paghalik. Bahagya kong kinagat ang labi niya at sinipsip siyang kinaungol niya. Unti-unting muling nabubuhay ang init sa aking katawan. Tinihaya ko siya at dumagan sa kanya. Mas naging marubdob pa ang mapusok na halik na iginagawad ko sa kanya, na kanya rin namang isinasagot. Bumaba pa ang halik ko sa kanyang panga at leeg. Halik na may kasamang dila ang ginagawa ko. Gusto kong tikman ang lahat ng parte ng kanyang katawan. Wala akong narinig na pagtutol nang hubarin ko ang damit niya. Kaya hinubad ko na rin ang bra niya na tumatakip sa dalawang kayamanan niya. Tumambad sa akin ang tayong-tayo niyang mga dibdib na may kulay rosas. Katamtaman lang ang laki ng kanyang mga suso at malaman. Dagangat ako ng tingin at nakitang kagat-kagat niya ang kanyang labi habang nakatingin sa akin ang mapupungin niyang mga mata. Hindi ko inaalis ang tingin sa kanya. Nang ilabas ko ang aking dila at tinutudyo ang kanyang naninigas na kayamanan. Habang ang isang kamay ko naman ay naging abala sa kabila at nilalaro-laro. Napangiti naman ako dahil halatang nagugustuhan niya ang ginagawa ko, kaya pinagbutihan ko pa. Hindi ko rin pinalagpas ang kabila na yun, naman ang nilaro ko ng aking bibig. Na magsawa ay nagangat ako ng mukha at muli siyang siniil ng halik. Mas naging palaban na ang pagtugon niya sa halik sa akin at humahaplos na rin sa aking katawan ang kanyang mga kamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay at hinalik-halikan ito hanggang sa kanyang mga braso pababa sa kanyang balikat. Hingal na hingal siya na matapos at bagsak ang katawan sa kama. Tumayo naman ako at hinubad ang pajama. Dumagan ako sa kanya at pinagpalit ang pwesto namin. Siya ang nasa ibabaw ko at ako naman ang nasa ilalim. Halatang nagulat siya at namula ang mukha niya. "You'll be the boss tonight, baby. Take me." Wika ko sa kanya.